Hello, Miles. Saan ka man naroroon ngayon? Dalangin ko na maging payapa ang buhay mo sa piling ng ating Creator, ng ating Ama sa paraiso. Nakalulungkot isipin na maalam ka na sa aming lahat ng nakaraang buwan. Mga panahong nasa Iloilo City ako, kung saan napakahina ng signal, pupunta ka pa sa Leon City upang magkaroon ng signal. Nababasa ko yung mga post, mga comments ng ating mga kaibigan na lahat ay nabigla sa iyong pagpanaw. Ako nga natatandaan ko, Miles, nung huli tayong magkita personal sa Benigno Aquino High School, nang nag-monitor kami ng kantin, at na-appreciate ko ang kasipagan mo na nandun ka sa kantin, tumutulong ka. At ang sabi ko pa sa'yo, you don't need to force yourself. Sabi ko, wag mong pagurin ang sarili mo dahil nakakatuwa na nakarecover ka na sa cancer na atin talagang kinatakutan. Masigla ka nagtatrabaho, parang walang nararamdaman. At ang sabi mo, okay ka lang. Sabi ko, baka mas okay ka sa office, halimbawa sa library. Pero ang sabi mo, mas masaya ka doon. Tunay ngang mas masaya ka sa school canteen pag wala ka sa classroom. Kasi napakarami mong nagawa at natulungang mga mag-aaral maging guro na naging NC2, NC3 ng cookery. Kaya saludo ako sa iyo, friend. Kaya lang ang daya mo, bigla ka na maalam kung kailan pa namang wala akong kakayahang makita kita. Kanina nasa kapilya ako, naalala kita, bagaman kaming mga iglesia ay wala kaming tinatawag na 9 days at saka 40 days, pero bukas na ang 40th day mo. At kung ang mga kaibigan natin ay pupunta sa inyong bahay o sa Garden of Memories, sisikapin ko talagang makasama, makita ko man lang kung ano yung pwede ko pang makita sa'yo. Hindi kita makakalimutan, Miles. Napakabait mo, napakasweet. Hindi nakikita ng iba, strict ka. Pero ang softness and sweetness mo na sa loob. Madalas mo nga akong pangaralan, huwag magpapa-stress, that I should love myself. Kasi bukas na libro naman ang aking buhay. At kung ano yung aking mga sakit ng loob at mga problema, nababatid mo yan. Kaya salamat, friend. Have peace with our Lord.